Ngayong araw nga pala ay manguha ulit kami ng Moyna. Ang kaso lang guys, wala na kaming naabutan kasi ubos na. Napakalakas kasi ng ulan kagabi at dinala na sila ng Agos. Kaya naman umuwi na lang kaming bigo at luhaan. Naimbitahan rin pala ang buong team Dugyot sa isang photoshoot. Kaya naman ang bawat isa sa amin masayang masaya. Magpapahuli ba naman kami ni Aling Rehina? So paano guys? Tara! Kaya naman isang araw meron na pala ako nabalitaan. May aalis na kasi tayong kaibigan at kailangan natin puntahan. Kaalaga pala siya ng maraming beta at baka tayo maambunan. Mabuti nilang laging nakaredy si Itom at laging nandyan. So paano guys? Tara! Pagkadating ko agad na akong kumatok. Hindi naman tayo nabigo at agad tayong pinagbuksan. At dahil lilipat na nga pala siya sa malayo, ang kanyang mga beta ay nakaredy na. Napakalinis na rin pala ng kanilang tubig. Inukondisyon na rin pala sila para sa malayong biyahe. Pinakargo niya na nga rin pala yung kanyang ibang mga alaga. Ang natira na lang dito yung kanyang mga binibreed. Red Gold Galaxy nga pala to at ito nga pala ang kanilang mga anak. Halos 100% nga pala sa kanilang mga anak nabuhay. Pagkatapos naman ng dalawang buwan, ang kanilang kulay ay magbabago na. Ito naman yung pinapakain niya sa kanyang mga alaga. Live tubing nga pala to at alive na alive pa. At dahil maliit pa ang kanyang mga alaga, kailangan muna niya tong hiwa-hiwain. Pagkatapos ay ililipat niya naman to sa maliit na lalagyan. Pagkatapos kakain sa pistahan ng kanyang mga beta. Dahil napakalakas nga pala ng ulan kagabi, manghuhuli kami ng Moyna. So paano guys? Tara! Dito nga pala kami manghuhuwa sa paboritong spot namin ni Tampi. Ang kaso lang guys, para may bad news. Dahil sa sobrang lakas ng ulan dito kagabi, ang mga Moyna ay na-wash out na. Halos wala na nga palang natira. Dito naman sa aking paboritong spot ay napakalakas ng tubig. Nagbabaka sakali nga pala kami ni Sling Beta, baka may natira pa. Dahil wala na talaga, babawi na lang kami sa susunod na buhay. Char. Kaya naman umuwi na kaming bigo at luhaan. Dilim na naman at nagbabadya na namang umulan. Dumiretso na ako dito kala Tampi para bumili ng Moyna. Napakadami na kasing nakuha nung isang araw kaya yung sobra binibenta niya na lang. Mabuti na lang lagi nandyan si Tampi na maaasahan. Nandito rin pala ako para bumili ng Half Black Red Rose Tail. Kinain kasi ng pusa yung aking lalaking gapi. Mabuti na lang meron siyang strain nito at kanyang binibenta. Sa halagang 50 pesos ay makakabili ka na. Siyempre guys, huwag niyong kakalimutan magbayad. O diba, nakabudol na naman si Tampi story. Char. Kaya naman pag-uwi ko ng bahay, dumiretso na nga pala ako dito sa aming likuran. At syempre, huwag natin kakalimutan mag-acclimate. Masayang-masaya nga pala ang babaeng gapi dahil meron na ulit siyang makakasama. Bilang ganti nga, ipapakainin ko na sila ng paborito nilang live foods. Kaya naman food trip na naman ang mga alaga kong gapi. Alam nyo ba guys, sa tuwing pinagmamasdan ko sila, nawawala ang aking pagod. Kaya kung ako sa inyo, mag-alaga na rin kayo ng isda. Halos 3 linggo na nga pala itong ating mga fray na beta. Napakabilis nga pala nilang lumaki dahil sa ating mga pinapakain. Kaya naman guys, ano pang hinahantay nyo? Kakain na, char. Habang nagpapakain naman ako ng beta, agad may bumisita. Sila nga pala ay galing sa malayong lugar sa kabilang barangay. Sinamahan ko nga pala sila kung saan makakabili ng beta. Dahil paalis na nga pala si Romjie, binibenta niya na to ng abot kaya. Mamimili na lang kayo kung anong gusto nyo. Male nga pala to at puti ang kulay. Kaya naman magbibigay tayo ng female para sila ay makapag-breed. Sila nga pala ay ating mga followers. Palagi daw kasi silang nanonood ng ating mga video. Dahil bakasyon naman daw at wala nang pasok, mag-aalaga na sila ng isda. O diba guys, napakagandang halimbawa ko na sa kabataan. Pagdating naman ng hapon, nagbihis nga pala tayo ng pamalakasan. Ngayong araw kasi ang ating photoshoot. So paano guys? Tara! At syempre mawawala ba naman si Aling Rehina? Dahil masama ang panahon, ginamit na namin si Angel. Dito lang pala yan sa May Kabuyaw Central Subdivision. Nandito rin pala si Noknok, si Kuya Dugs at si Buyubo. Kailangan naka-video. Paglalakad lang, bibidyo ang pa. Post kita sa Facebook. Huwag naman! Hindi na siguro magbabago itong tito nyo na si Buyubo. At syempre, mawawala ba naman si Boy Skincare? Nandito na rin pala kami sa The Big Day Studio. Nakalagay na nga rin pala dito ang kanilang mga presyo. Maraming salamat po pala sa pag-ibita sa buong Team Dugyot. May mga picture nga pala dito na nakapaskil at napakaganda ng kuha. Ito naman ang kanilang studio. Pagpasok ko nga pala sa loob, napakalinis at napakabango. Hindi ka rin pala dito gaano pagpapawisan. Sila kasi ay nakapuli air condition. Nakaready na rin pala dito ang camera. Tinuruan nga pala kami kung paano mag-operate at kami na daw ang bahala. May remote control nga pala dito para hindi na tayo mahirapan. Una nga palang sumalang ay si Buyubo. Nakakapogi pala pag ginamitan ka ng magandang camera. Akala ko dati madali lang mag-posing. Medyo mahirap din pala pag ikaw na yung gumagawa. Muntik pa nga pala kami dito mag-away ni Buyubo. Tinuturuan niya kasi ako pero antigis ng aking katawan. Naiinis na nga pala ako sa kanya, napakasarap dagukan. Ang susunod naman ay si Kuya Dugs. Kakaingit nga dahil napakagaling niya mag-posing. Pero mas bagay kay Kuya Dugs maging pusa. Si Boy Skincare naman ang ginamit niya ang kanyang mga signature moves. Bagay na bagay sa kanya maging Barbie. Mawawala ba naman si Aling Rehina? Lalo tuloy ako na i-love sa kanya. Ito rin pala si Noknok Paputok. Napakaangas nga pala na kanyang datingan. So ano pang hinahantay niyo guys? Pumunta na kayo dito. Pwede nga pala to sa mag-couple at magkaaway. Pwede rin sa mag-boy best friend na laging nagpa-plastikan. Pwede ang tropa at magbabarkada. Pwede rin pala to sa buong pamilya. At eto na nga pala naging finished product. O diba guys, napakaganda. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Paalam, yeah! Guys, may papakilala nga pala ako sa inyong bagong laro. Eto nga pala ang PH Pasay. Ito nga pala ay isang casino game. Napakarami nga pala dito pwedeng laruin. Meron din ditong Mines, Super Ace at Fortune Gems. Mines nga pala ang lagi kong nilalaro. Napakadali lang naman laruin ito dahil iiwasan mo lang ang 4 na bomba. Dito nga ay tataya tayo ng 1,000 pesos. Tapos pindutin lang natin tong bet. O diba guys, yung 1,000 natin kanina, naging 2,000 na. Pwede na natin itong i-cash out. Dahil gusto ko pa manalo na malaki, tataya naman ako ng 3,000 pesos. Oh
mo, panalo tayo. Yung 3,000 ko kanina, naging 6,000 na. Napakadali lang din pala dito mag-withdraw. Pindutin mo lang tong bandang taas at lalabas na ang withdraw. O diba guys, napakadali lang maglaro ng PH Pasay. Paalala lang, bawal nga pala to sa mga bata. Nasa comment section ko nga pala yung link.